Samantala, bilang ng mga kinakatay na baka at kalabaw sa slaughterhouse ng Mangaldan tumaas na isang buwan bago ang Pindang Festival 2024. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Dalawang kalabaw ang pinakakatay ni Aling Rochelle kada araw. Ibinebenta niya ang karne sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Unti-unti na raw tumataas ang demand sa karne ng kalabaw. Malapit yung laman, malakas yung laman sa mga shawarma po. Sa monitoring ng Slaughterhouse Division, tumaas na ang bilang ng kinakatay na kalabaw at baka isang buwan bago ang selebrasyon ng Pindang Festival 2024. Mula sa halos 20 kada araw, umaabot na ngayon sa may 30. Wala naman daw problema sa supply dahil maraming nakukuhang kalabaw at baka sa Urdaneta City sa Pangasinan. Ganon din sa Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan at La Union. Mahigpit ang monitoring ng Slaughterhouse Division sa lahat ng kinakatay na baka at kalabaw sa bayan. Nagpapatupad ng 4 to 6 hours na resting period policy bago katayin ng mga alagang hayop para matiyak na walang sakit ang mga ito. Ngayon na nararanasan ng malamig na panahon, may mga alagang kalabaw at baka na tinatamaan ng trangkaso. Mahirap din kasi siyempre ipapasok dyan sa palengke natin. Siyempre dapat fit for human consumption palagi ang iniisip namin. Walang paggalaw sa presyo ng karne ng baka at kalabaw ngayon. Naku, sana ganito na lang para hindi na kami mahirapang mag-budget. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.